Kumusta ba yung sadik sa basketball? Prepare lang siya ng double team? Tara, pinto ang basketball muna tayo. Shut the ball! Play hard, drink harder. Nag-break na nga na kanilang training camp ang Gilas Pilipinas sa Calambubble bilang pagtugon sa protocol. Dapat isang buwan ng sabing bubble training, pero na-cut short dahil sa ACQ. Anyway, tuloy lang natin ng kwentuhan sa naganap na training camp ng Gilas. Last vlog natin, naikasana natin ang mga players na nasa loob ng Gilas Bubble o Calambubble. Gayon pa man, syempre, may mga players din na naimbitahan o dapat kasama sana sa bubble training. Pero dahil sa iba't ibang kadahilanan, hindi nga na umubramok sumama sa bubble training. May mga ilan-ilan kasi na nagtatanong kung bakit wala si ganito o nasaan si ganitong player. Kung kaya naman, linawin natin ang ilan sa kanilang katanungan ng mga kasadik natin sa basketball. Wala sa ginanap na training bubble ang mga cadet players na sina Javi Gomez de Liano. Wala siya sa bubble dahil sa academics. May mga kailangan daw siyang tapusin regarding sa kanyang mga academics at mahirapan daw siyang pagsabay ng Gilas training at ang pagbahabol sa mga deadline sa school. Juan Gomez de Liano, may minor injury kaya mas mabuti na muna magpahinga at magaling na kanyang injury. Alin Bulanadi. Di pa rin magaling ang kanyang injury na kanyang natamo noong nag-bubble training sila noong paghahanda ng second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kenmark Carino. Academics din ang dahilan kung kaya pass muna siya sa pagkakataong ito. Raven Cortez. Isa sana sa mga bagitong hugot na kasama sa Gilas training. Kaso nga lang, busy pa siya sa school kaya di muna sumama sa bubble training. Kevin Cambao, tulad ni Cortez, isip pa rin sa school. Kai Soto. Di tulad last time na mas pinili niyang umuwi para mag-training kasama ng Gilas para sana makalaro sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaso nga lang ay na-postpone dahil sa pandemya. This time, mas pinili ni Kai na manatili na lamang sa US at doon patuloy na mag-training.
Ayon pa kay Coach Tab, meron pa silang ilang amateur players na inimbita pero di rin nakatugon sa kanilang paanyaya dahil sa academics. Pero di tulad ni Kiambao at Cortez, ay di na nila pinangalanan ang mga players na ito. Bukod pa doon, saglit lang pala sa bubble training si SJ Belangel at Joshua Lazaro dahil kinailangan nilang lumabas because of personal matters. At dahil doon, pinalitan sila at pumasok din sa bubble training si Jolo Mendoza ng Ateneo na naglaro din noon sa Batang Gilas. Balido ang dahilan ng mga nasabing players kung bakit di sila nagawang sumama sa bubble training sa pagkakataong ito. Marami pa naman pagkakataong naghihintay para sa mga players nito na makasama sa Gilas Seniors sa mga darating na panahon, lalo na at mga bata pa ang ilan sa mga players nito. Please like, comment, share, subscribe. Pin mo ng ring button para lagi kayong updated sa mga kwentuhang basketball natin. Maraming salamat sa ulitin. Kita kits at patro na tayo. Kaya naman kay Soto, pasok!